magandang umaga sa inyo mga kachapopoy, no? Ako pa rin si Noli Zincard at ito ang handog ng Acclimentering by CHAPS para sa inyong future board exam in year 2021. So may tatlong theories tayo na mahalaga na dapat pag-aralan na fundamental, essential, and basic at pinaka-importanting theory dito sa criminal sociology. Nandyan ang classical, ang neoclassical, at positivist theory. Okay? So, simulan na natin. Ano ang classical theory? Or tinatawag natin juristic pagdating sa criminal law? Ang sabi dyan, ang criminal liability ay what is in human free will. And the purpose of penalty is retribution. Ano bang meron sa classical theory? Ang sabi dyan, ang tao daw ay gumagawa ng krimen dahil sa kanyang kagustuhan. Gusto niyang gumawa ng krimen, di ba? So, in short, ang classical ay nakapokus sa crime na ginawa ng tao. Ang tanong natin eh, sir, iba paano po kung bata ang gumawa ng krimen? Is he liable under the classical theory? The answer is yes. Okay, baliw ka, bata ka, may sayad ka, under the classical theory, ikaw ay liable. Pananagutan mo yan. Kasi ang sabi ng classical theory, eh, ginusto mo yan. Eh, sir, bata, hindi naman niya alam. Walang pakialam si classical theory kung bata ka, sira ulo ka, or ano pa mang sakit mo. Basta ginawa mong krimen, ginusto mo yan. Under the classical theory. And also, dumating ang neoclassical theory kasi itong classical sobrang marahas naman to. Pero pagdating na sa neoclassical, ang sabi niya, a theory stated that criminality is caused by pathology, incompetence, insanity, or any condition that will make it possible for individual to exercise free will. Ano yan? Ang sabi daw dito, under the neoclassical, ang tao daw ay hindi niya nakokontrol ang kanyang free will. Hindi niya nakokontrol ang free will. Eh, bakit hindi niya nakokontrol ang free will? Dahil daw, may mga factors na nakakaapekto sa kanyang free will. Tulad ng ano, mga bata, di ba? Yung bata, hindi naman niya alam ang kanyang ginagawa. Di ba? Nanaksak yung bata, hindi niya alam yun. Diba? So ano pa, yung may sayad, 'di ba? Yung insane na maril na lang kung saan-saan tulad sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi niya kagustuhan 'yon. May mga factors kasi na nakakaapekto sa kanya. Minsan sinaniban, ba? Sinaniban pero under the demonological na 'yan eh. Ito yung may mga pagkasira ulo ba? 'Di ba? Kasi sa atin, mga sinauna natin, pag sinanib, ano, kapag nasisiraan, sanib ka agad yun, di ba? Pero ibang theory yun. Under demonological theory po yan. Pero sa neoclassical theory, ang sinasabi dito, may problema saan daw sa pag-iisip. Or, hindi niya nakokontrol ang kanyang free will. Ayan ang neoclassical theory. And also the positivist theory or realistic. Ano daw yun? A man is subdued occasionally by a strange and morbid phenomenon which constrain him to do wrong. So ano ba yun? Ang positive theory, nakapokus siya sa tao. Tao mismo. Pag classical, nakapokus sa krimen. Pag neoclassical, yung nakapokus siya sa mga exemption. Di ba? Yung insane, mga bata. Pag positivist, nakapokus mismo sa tao. Ano ang nagtutulak sa tao gumawa ng krimen? Maaring biological. Ano yung biological? Makanyang physical appearance, di ba? Nandyan yung mga somatotyping, natatandaan yan. Atavistic, nandyan yan. Ano pa? Nandyan yung kanyang behavior, di ba? Nandyan ang kanyang behavior, nandyan yung psychological. Or nandyan ang sociological. Bakit? Ano yung sociological? Society daw ang nagtutulak sa tao para gumawa ng krimen.
Okay? Ulitin natin yung ano, positive history. Ha? Ito ay nakapokus sa tao mismo. May mga factors na nagtutulak sa tao bakit gumagawa ng krimen. Una, nandyan ang biological. Di ba? Yung mga physical features niya. Okay? Sumunod dyan yung mga psychological behavior niya. At ang pangatlo, nandyan ang sociological na society daw ang nagtutulak sa isang tao para gumawa ng krimen. Okay? So, ayan ang ating tatlong fundamental theory sa criminology na dapat nyong masterin. Kasi lahat yan tinatanong ng examiner, no? Kung may gagawa ng examiner, gagawa ng exam this coming 2021, posibilidad na paikutin niya yung mga tanong sa mga theory kasi favorite ng examiner yan, mga theory, no? Okay, guys, I hope na may natutunan kayo kahit konti. Siyempre, pakiusap mo na rin, kayo ay mag-follow sa aming page, sa Facebook page ng Acle Mentoring by Chaps at mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Acle Mentoring by Chaps. Sa mga gustong bumili ng aming libro na Mastering Criminology Terms, nandiyan ang aming number na 0926-056-8167. Okay, mag-text lang kayo, mag-message or sa Facebook page na kayo mag-message. Ang libro ay 750 pesos. Nandito na lahat sa librong yan ang mga terminology yung hinahanap nyo para pagdating sa board exam. Mas magandang pinaghahandaan, minamaster. At dapat rekomendado, aprobado at sigurado ang ating libro. Maraming salamat po sa inyong nakikinig. God bless and happy holidays.